Reality about company online. Ayan, ito ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kasi nga marami nang manloloko ngayon. Pero ano ba ang scampany? Ang mga scampany ay mga company na bigla na lang lilitaw sa newsfeed ninyo kung saan mag-aalok ng investment program na may more than 100% returns. Which is too good to be true. Well, paano ba kumilos ang mga scampany na ito? Ang mga scampany na ito ay nakaset up talaga only for short term. Bakit short term lang at ayaw nila ang long term? It's because long term needs more capital and more obligation. Pero ang short term needs only less capital at less obligation. Pero ang income ay napakalaki. Now, nakaset up lang talaga sila sa 3 to 5 month period. Well, kung tumagal man sila ng more than 5 months, hindi pa rin natin masasabi kasi kadalasan, within the year, wala na sila. At may nakaset up ng kapalit na bagong pangalan ng kanilang company. Bakit mabilis mawala? Mahal kasi ang magpagawa ng website, lalo na kung para sa business. Ganito, kapag kukunti pa lang ang mga taong nandito or kukunti pa lang ang mga taong nag-subscribe, syempre mabilis ang kanilang mga serbisyo. Kaya, ang makikinabang talaga dito ay ang mga nauna. Gagamitin nila ang mga initial investors para manghikayat pang sumali sa kanilang company. Dahil sa mga naunang nag-invest dito ay makakatikim pa ng mga payout. Bakit mabilis ang mga pay-ins or payouts kapag kukunti pa lamang ang mga investors? Kasi kapag libo-libo na ang mga investors dito at malalaki na ang perang pinapasok or inilalabas, ang remittance ay magkakaroon ng questions doon sa company. Hihingan nila ng report at complete documents ang company na ito para payagan sila na mag-continue ang kanilang transactions. Ito ay dahil sa may daily or monthly limit ang mga remittances including yung other payment applications para sa pera na pumapasok at lumalabas sa kanila. Kapag hindi nila maibigay ang mga requirements, hindi na sila mapapahintulutang magpatuloy. Kahit sa mga bangko, ganun din. Para maiprocess ang requirements na hinihingi, kailangan nilang gumastos ng malaki para magpatuloy. Pero hindi nila gagawin yon, kundi ang gagawin nila ay magbubuo na naman ng bagong company name at bagong website kung saan itatakbo nila ang mga na-invest na pera. In other words, rug pull. Paulit-ulit lamang nila itong gagawin sa ating mga kabababayan, kaya huwag nyo na sila ang tangkilikin. Yes, sir. Paano ba malalaman kung pasara na ang isang scampany at itatakbo na ang pera nyo? Ito ay kapag pinapakita na sa kanilang website na nahack ito or under maintenance. Karamihan sa mga sindikato na ito ay maraming hawak na kumpanya na halos magkakamukha ang mga marketing plan at ang dashboard ng online account sa mga website. Yung ibang scampanies dyan, hindi masyadong mahahalata ng karamihan dahil gumagamit ang scampanies na ito ng kahalong brand names like Axie, Seafood, Crypto, or anything na bago sa paningin ng tao. Paano ba ang structure ng mga yan? Una, meron silang mastermind. Siya ang nagpaplano at gumagawa ng system or marketing plan na 100% nakaprograma para manloko ng mga tao. Pangalawa, meron silang IT specialist or kakuntsaba na tagagawa ng website at codes na binibenta sa mga papasok sa company. Pangatlo, company, isang paraan para ma-encourage ang mga tao na pumasok dahil kukuha sila ng government registration gaya ng mayor's permit, BIR, DTI, SEC, at iba pang kailangan na magmukhang legit ang kumpanya na gagamitin para makapambiktima ng maraming tao. Pero sa totoo lang mga kaibigan, kahit meron sila mga lehitimong papers dyan, in the end, lolokohin lamang nila kayo. Pangapat, meron silang mga frontliner. Sila yung kalimitang ginagawang CEO or president ng company para humarap sa mga tao na kung saan may malaking share sa hatian na itatakbong pera sa araw na kanilang plano na isara ang kumpanya. Panglima, mga accomplices or mga team leaders. Sila ang mga kasabwat para mangakay ng mga tao para sumalis dito sa kumpanya nila. Kalimitan, sila ay dinadamitan ng mastermind para magmukhang mayaman at makapag-payout ang mga maaga para maging proof na may kumikita sa kumpanya at magmukhang lehitimo ito. Although merong mga uplines or mga team leaders na nagsasabing investors din lamang sila at hindi natin ito mapapatunayan. Panghuli, dummy accounts. Binibili nila ang mga ito para mas kapani-paniwala ang mga plano. Gumagamit sila ng litrato ng ibang tao tapos iba ang pangalan.
Magugulat ka na lang na may magkiklaim na ginagamit ng scampany ang litrato ng isang tao pagka nakita na ng tunay na may-ari nito. Well, ito lamang ang aking masasabi. Kung meron man kayong hinihinalang scampanies dyan, paki-comment lamang sa baba para mabalaan naman ang ating mga kababayan. Kasi nga may kasabihan, sharing information is caring. Marami pong salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!